As we come to our second service this morning, shall we bow our heads for a word of prayer? Let's pray. We would like to express our gratitude and thanksgiving to you, O Lord. And as we continue serving and worshiping you, please be with us, and may you please send your holy angels to watch and take good care over us. Thank you so much, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing When He Cometh. We wish you a good morning and happy Sabbath, our beloved students and parents. Greetings and best wishes as we begin the sixth day of our virtual week of prayer. Members of the Divine Hour Service include Ma'am Jovelyn Viernes as the song leader, as well as Ma'am Gisely La Chica, who will lead the invocation prayer and serve as the speaker, Elijah Carbonell for offertory reading and prayer, and Rhea Nishia for scripture prayer. Also, Alina, Chloe, Princess, and Brittany for their message in song. I'm Lian Shin Vallejo Gangang, greeting you a blessed day and happy Sabbath. Our God.
Sabbath, Lord, and worship at thy will. All made is ours, sweet peace afford, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love that sealed this sacred day, a sign that we own thy sovereign sway. And with a white robe throng upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song to all eternity. Let us pray. Father God in heaven, sa mga oras po na ito, kami po ay nagpapasalamat na ipinagkaloob niyo po sa amin ang pagkakataong ito upang mag-aral muli ng inyong pong banal na salita. Nawa o Diyos, pangunahan niyo po kami ng inyong pong Santong Espiritu. Simula po Ama sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda po sa amin. Sa amin po mga teachers, mga parents, mga bata, na makikinig at manonood po ngayon ng inyong mensaheng ito. Nawa o Diyos, ipangunahan niyo po kami. Kayo po nawa ang siyang tumahan sa amin po mga puso at isipan. Ganon din po Ama, sa akin pong pagsasalita, kayo po nawa ang siyang manguna po sa akin mamaya. At ito po ay aking hinihiling, hindi po sa sarili ko pong kagustuhan lamang, kundi alang-alang pong lahat sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you.
Let's pray. Heavenly Father, thank you that you are good and there's no other. Thank you that you are good and there's none like you. You love us with an eternal love and we give you our offering as an expression of our love for you. We pray our gift will be used to extend your kingdom in our land. May the God of all grace who called us into the eternal glory by Christ Jesus make us holy, strong, and filled with peace, glory, and honor forever and ever through Jesus Christ our Lord. Amen. Shall we bow our heads? Let's pray. Dear Father in heaven, we thank you that you have revealed to us the name Jesus Christ, the name of your Son, who leads us you as your children. May your hand be plainly seen over all the suffering and dying people of our time. May your hand soon bring in a new age, a time truly of God and of the Savior, fulfilling what has long been promised. In suffering, continue to uphold us with your mighty hand. In grief, may your name still be honored. Be present now to people who need your loving touch because of COVID-19. May they feel your power of healing through the care of doctors and nurses. Help us not to walk away and forget your words, but to meditate on it and obey it, and so build our life on the rock of your truth. Amen. Pressure.
Good morning and happy Sabbath, everyone! Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po'y lubos-lubos po ang aking pong kagalakan na sa kabila ng tayo po'y magkakalayo sa lugar, tayo po'y sama-sama na nag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Kumusta po ang ating nagdaang isang linggo? Sa ating pong mga pupils, kumusta po kayo? Ano po kaya ang naging impact sa inyo ng ating 5S na ating napag-aaralan araw-araw? So today, this is our commencement. And sa ating pong panghuling araw ng ating pong week of prayer, bago ko po ituloy kung ano po yung ating last na S na ating pong pag-aaralan, nais ko po muna kayong dalhin sa ating pong key text na pag-aaralan po ngayong umaga. It found in the book of Romans chapter 12 verse 1. It says here, therefore, I urge you, brothers and sisters, tayo po natin ito, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Bago po tayo magpatuloy, I'm inviting everyone to please pause for a moment and let us pray. Father God in heaven, we are so very grateful indeed, Lord, for giving us this privilege of worshiping your name. Father God, as we continue studying your words, Father God, as we study your words this very moment, we are asking for the guidance of your Holy Spirit to be with us. Your presence be upon us all, though we are far from each other. Dear God, I pray that may your Holy Spirit touch our hearts and minds and prepare us as we listen to your words this Holy Sabbath day. Forgive us, Father, from all of our sins. All of these things we pray and ask in the powerful and mighty and the sweetest name of your Son, Jesus Christ. Amen. Okay. So, sa atin pong nabanggit dito po sa ating key text, ano po kaya yung S na atin pong pag-aaralan bilang ating last S, no, sa atin pong week of prayer sessions po na ito? So, ang sabi po dito, offer your bodies as a living sacrifice. So, this time, ngayon pong araw ng Sabat na ito, ang ating pong pag-aaralan ay dapat maging handa po tayo na sasabihin po natin ang I will go to sacrifice. Okay. I will go to sacrifice. Sa ating mga anak, ano nga ba yung ibig sabihin pag sinabi natin sacrifice? Ano kayong pagkakaintindi ninyo ng salitang sacrifice? Nag-search ako sa internet and napakaraming meaning ng sacrifice and even in the dictionary. Pero isa sa mga kinuha ko po doon ay ito pong meaning na it says here, sacrifice is a selfless act where something of great value is given up for somebody else. So, ito yung gawa ng ating sarili na kung saan meron tayong iniingatan na isang bagay or meron tayong iniingatan na isang pangyayari. Pero ito ay i-give up natin. I-give up natin to alang-alang lang sa isang tao or alang-alang lamang sa isang bagay. Ito yung ano ba ang sinasabi dito na great value? Ano ba yung mga bilang isang tao, ano ba yung mga iniisip natin na mga great value sa buhay natin? Andiyan dyan yung, of course, yung money. Andiyan yung money. Andiyan dyan yung bahay natin, yung shelter, yung ating time. Ayan, sa mga businessmen, talagang kailangan, iniingatan nila tong ano, iniingatan nila yung oras. Ayan, time is gold. Pero pa, sa mga simpleng bagay na pagmamayari, or sinasabi nating atin iyon, ano pa kaya yon? Yung mga bata, ang isa sa mahalaga sa kanila, yung kanilang cellphone. Ayan, cellphone has a great value sa mga kabataan ngayon. What else? We have clothing. We have yung value ng ating job, yung value ng ating trabaho, ng ating effort. Ano po?
napakarami. At yung iba po, negatively, yung value ng kanilang pride. No? So, itong mga great value na ito, na meron po sa buhay po ng bawat isang tao, kailangan pala natin itong i-sacrifice. So, paano po natin maipakita na ma-sacrifice natin itong mga great value na ito? Ito pong mga bagay na ito with the great value sa ating mga buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, dahil ito'y araw-araw nating kinakailangan. Una na lamang po ay sa ating pong mga bata, sa amin pong mga minamahal na mga pupils, ano ba ang mga importante sa inyo, yung may mga great value sa inyo? Let's say for example, yung baon, na po yung baon natin. Kapag meron tayong kaklase na nakikitang wala siyang baon, or sabihin natin na yung baon niya ay natapon, di ba? Natapon yung baon niya. Ano kaya yung pwede nating mai-offer sa kanya? Ano kaya yung pwede nating maibigay sa kanya na tulong? So, pwede nating ipasok dito yung word na sacrifice, na magsasacrifice ako ngayon, na ang baon ko ngayon ay kokonti na lang. Kasi isishare ko sa friend ko or sa classmate ko yung baon ko. Very simple lamang yun, mga bata. Pero ito po ay, it is an act of a sacrifice. What else? Sa ating mga pupils, minsan nagsasacrifice din tayo ng ating time. Instead na, most especially when exam is approaching, ano? Kapag malapit na yung exam, instead na maglaro tayo, instead na maglaro kayo, ano yung sinasacrifice ninyo? Yung time ninyo. Kasi instead na maglaro, ano yung ginagawa ninyo? Nagre-review ang batang masipag mag-aral. Ayan. And I do believe that all of the pupils of Tumawini Adventist Elementary School, and sa lahat po ng mga Adventist schools and institutions, alam ko na ang mga bata doon ay masipag pong mag-aral. Yan. Naniniwala po ako doon. The next one is, sa ating pong mga parents. Sa ating mga parents, napakarami nating mga sinasacrifice. Even our teachers, our pastors, we adults, ano? Ang dami-dami nating sinasacrifice. Andiyan yung oras natin, yung sinasakripisyo natin yung oras natin para alagaan yung pamilya natin, para magtrabaho tayo. Sinasacrifice natin yung simpleng pagkain na ito na dapat para sa akin, na pag gusto pa ng anak ko, ibibigay ko sa kanya. Sinasacrifice natin yung nag-extra effort tayo, though pagod na tayo, pero kailangan nating gumawa ng ganito, kailangan nating tulungan si ganito. We sacrifice all of those things. Sa atin naman pong mga loved ones in abroad, sila po'y malayo sa atin. Ano naman yung kanilang sinasacrifice? Yung makasama nila tayo araw-araw. Sila nagsasacrifice din sila sa ibang bansa to work, to earn money, just to support our needs. Sinasacrifice nila yung feelings na yun, na naho-homesick sila, gusto nila tayong makasama, pero napakalayo nila sa atin. Ano pa, hindi lamang sa loob ng ating pamilya, hindi lamang sa school, hindi maging sa labas. We extend this to our friends. No po? Kahit sa ating mga sa kapitbahay natin, na kahit hindi natin masyadong ka-close, minsan nagsasacrifice tayo na pag nalaman natin na wala silang ulam, o anong ginagawa natin, di ba? Nagtatabi tayo, nagbibigay din tayo ng ulam sa kanila. Very simple act of kindness na pinapakita dito yung pagsasakripisyo ng isang tao na nasa puso niya si Kristo. And in the Bible, napakaraming story sa Bible na nagkukwento na meron pong pagsasacrifice. Andiyan na yung number one, na dyan yung story ni Abraham and Isaac. Ano po? And
yung story ni Jephthah and his daughter, di ba? Sinacrifice niya din yung kanyang anak. Napakarami po. But out of those stories, plenty of stories in the Bible, ang pinaka puno, ang pinakalaman ng Holy Bible, ito yung pagsasacrifice ng ating pong manlalalang, ng ating pong Creator. Yung sacrifice na ginawa ni God sa atin. He offered His one and only Son. Isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang nag-iisang anak, just to save us from our sins. Ito yung love story na hinding-hindi mapapantayan ng kahit sino man. And ito yung pinaka-great example para sa bawat isa sa atin kung ano ba ang meaning ng sacrifice. Ano po? Ang sabi nga dun, di ba, sa meaning, sabi niya, selfless act where something of great value. So, si Jesus Christ, siya yung Prince ng Heaven. Pero ano? Anong ginawa sa kanya ng God the Father, ng kanyang Father? Siya mismo ang ini-offer kapalit natin. Napakababa natin. Ano po? Pero yung kanyang, itong isang ito with great value, ito yung kanyang ipinalit para makuha niya lamang tayo. Tayo ay nahiwalay na sa kanya. So, para bumalik tayo sa kanya, para maibalik tayo sa ating pong manlalalang, para maibalik tayo sa ating Heavenly Father, para maibalik tayo sa ating Ama. Yung kanyang Prince, ito yung kanyang ipinalit, ito yung kanyang inoffer para lang sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. What a great love story. What a great love story, mga kapatid. This time, are we willing to sacrifice? Are we willing to sacrifice what we have? Our money, our time, our effort, our clothing, even our shelter, na tayo po ay magpatuloy din sa mga nangangailangan, sa mga nasunugan, sa mga nasalanta ng bagyo. Nawa, tayo po ay handa rin na tumulong sa ating kapwa. Nawa, tayo ay handa rin na mag-sacrifice na kung ano po ang meron sa atin. Because I do believe na binless tayo ng Panginoon na meron tayong ng mga bagay na iyan para iyan ay atin din pong ma-share sa ibang tao. Para ma-practice din po natin kung papaano tayo mag-sacrifice sa mga bagay-bagay na iniingatan natin na ito ay ating pakakawalan. Na po? And you know what? In this topic, sacrifice, lahat pumasok dito yung ating last 5S na ating pong pinag-aralan. Brethren, pupils, let us go to sacrifice. Let us go to sacrifice by sharing what we have, by shining the light that we have. What else? The third one is by supporting others dun sa mga nangangailangan, by giving the smile na kailangan po ng ating mga kapatid, ng ating pong mga kaibigan, ng mga tao na nakapalibot sa atin. Let us perform this sacrifice thing by serving others, by serving the Lord. Sacrifice natin yung time natin, na instead na kung ano-ano yung ginagawa natin, let us focus our hearts, our minds, unto Jesus, in Jesus alone, most especially this holy Sabbath day. I hope and I pray that this message will inculcate in our hearts and minds. And nawa, hindi lamang po sa mga bata, hindi lamang po sa ating mga teachers, kundi maging sa aming mga guro at sa mga kaibigan po namin na mga nanonood. Nawa po ay mabless po ang bawat isa sa atin at maramdaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, kung gaano tayo kamahal ni God sa pamamagitan ng pag-offer ng kanyang bugtong na anak. And in return,
ano po ang pwede nating may-offer? Yung ating body as a living sacrifice. Living sacrifice na gagawa po tayo sa kanyang bukirin. Ang katawang ito ang gagamitin na mag-spread pa ng magandang balita. Ang katawang ito ang gagamitin para kumanta. Ang katawang ito ang gagamitin para gumamot ng mga may sakit. Ang bibig na ito ang magpipray sa atin pong mga kapatid na nangangailangan. Ang katawan na ito ang siyang maglalakad, ang siyang hahayo at maghahatid ng mga kailangang gamitin ng ating pong mga kaibigan, mga kapatid po natin na nasalanta. Ang katawang ito ang gagamitin ng Panginoon bilang isang living sacrifice na maglilingkod sa Kanya hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Christ na siyang naghihintay sa atin to save us from our sins. God bless everyone and do not forget, God loves you so much. Once again, happy Sabbath and God bless everyone. And He died of a broken heart. It broke for you and me. He loves us more than words could say and more than we could see. His death was not from pain He felt while hanging on that tree. No, He died of a broken heart for you and me. Pain He felt while hanging on that tree. No, He died of a broken heart. Yes, He died of a broken heart. Oh, He died because He loves you and me. Tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa anim na araw na amin pong pag-aaral ng inyo pong banal na salita. Nawa, Ama, ay tulungan niyo po kami kung papaano po namin ito magamit sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang inyo pong mga anak. In a very special way, Lord, akin po inilalapit sa inyo ang amin pong mga magulang na siyang gabay ng amin pong mga anak sa kani-kanila pong tahanan. Tulungan niyo po, Panginoon, ang amin pong mga parents kung papaano po nila i-guide ang kani-kanila mga anak na maturuan po, Ama, kung papaano po kami hahayo na amin pong maipabalita ang inyo pong pag-ibig sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na doon po sa mga tao na hindi pa po nakakaabot po nito. At nawa, O Diyos, ang amin po mga anak ay tulungan niyo din po na sila po nawa ay maisa puso po nila lahat po ng amin pong napag-aralan. Nawa po ay lalaki ang mga batang ito na meron pong banal na pagkatakot at pagkakilala sa inyo pong banal na pangalan. Dear Father, I'm praying also for our teachers na nawa ang mga gurong ito ay huwag pong magsawa na magturo pa ng mga mabubuting asal, magturo pa ng mga makalangit po ng mga awitin, magturo ng inyo pong banal na salita. Na sa pamamagitan nito, Panginoon, ang amin pong mga anak ay kanila rin pong matulungan maigaid papunta po, Ama, sa mabuti pong landas. Lord God, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. At tunay nga po, Ama, na kami po ay na-bless sa amin pong napag-aralan sa loob po ng anim na araw. Help us, Lord, to be your faithful servant until Jesus comes. And dalangin ko po sa mga oras na ito, nawa, hahayo po ang bawat isa sa amin na daladala ang pag-ibig po ninyo. Na daladala ang presensya ng Holy Spirit at amin pong tatanggapin ang biyaya ng inyo pong anak na si Kristo. Ito po'y aming hinihiling, dinadalangin at patuloy po na paghingi ng kapatawaran sa amin pong mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyo na naway linisin niyo po kami sa lahat ng aming karunian. All of these things we pray and ask in the powerful name of our Savior Jesus Christ. Amen. Do it.